Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our YouTube channel. Kung tayo po ay bago dito sa YouTube natin, subscribe lang po kayo. Tapos tap nyo po yung notification bell. Okay? So, dako na po tayo sa ating devotion. Ito po ay matatagpuan sa Matthew chapter 9, verse 14 to 17. Sabi po dito, lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan na tagapagbautismo. At siya'y tinanong, "Kami po ay madalas mag-ayuno o mag-fasting. Gayun din ang mga pareseyo. Ngunit bakit hindi po nag-aayuno ang inyong mga alagad? So, bakit iba kayo sa amin?" So, si Juan kasi, siya yung huling propeta sa Old Testament, okay? So, ini-introduce niya na si Jesus Christ sa New Testament. So, si yung mga alagad ni Juan, tsaka si Juan, sila yung nasa transition. So, sabi nila, "Kami mga nag-aayuno, katulad ng mga pareseyo, pero yung mga alagad mo hindi nag-aayuno." Now, hindi sinasabi ni Jesus Christ dito na huwag kayong mag-ayuno o kayong mag-fasting. Kasi sa previous devotion natin, natutunan natin na dapat nag-fasting tayo. Pero ito yung sagot ni Jesus. "Dapat bang malungkot ang mga panauhin sa kasalan habang kasama pa nila ang lalaking ikinasal?" So, si Jesus Christ, sabi niya, dapat bang malungkot? Ibig sabihin kasi, yung fasting kasi madalas ginagawa yun pag kailangan mo ng, you know, mourning or repentance, nagluluksa ka, ayun, pwede yun. So, kailangan mo bang magluksa, maging malungkot kung kasama mo yung lalaking ikakasal? Di ba dapat celebration to? So, kapag wala na ito, pag wala na yung lalaking ikakasal, saka pa lamang sila mag-aayuno. So, yung sinabi ni Jesus Christ, siya kasi yung lalaking ikinasal or ikakasal sa church. Okay? So, pag umalis na si Jesus Christ, bumalik na siya sa langit, magpapatuloy yung fasting. Okay? Yung pag-aayuno natin. So, sabi ni Jesus Christ, "Walang nagtatagpi ng bagong tela sa isang lumang kasuotan. Sapagkat kung umurong ang bagong tela, mababatak nito ang tinagpian at lalong lalaki ang punit." Sa panahon kasi natin ngayon, wala na namang nagtatahi pa, no, ng bagong tela sa lumang tela. Yung lumang kasuotan, pag nasira, nilalagyan ng ano, diba? Patch o yung bagong tela tatahiin. So parang ganito yon. So sabi ni Jesus Christ, walang naglalagay ng bagong tela sa lumang kasuotan. Kasi magsisira lang, no? hindi magmamatch. Pag umurong yung bagong tela, masisira yung ano, kasuotan. So, isang illustration yun na sinabi ni Jesus Christ, hindi pwedeng paghalu-haluin yung Old Testament at New Testament. Bagong tipan, Old Covenant sa New Covenant. Mas malalim kasi yung devotion natin ngayon. No? So, just enjoy nyo lang po yung sarap ng salita ng Diyos. So sabi ni Jesus Christ, wala ring nagsasali ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Ano yung sisidlang balat? Parang ganito po yan. Hindi naman natin kasi ito ginagawa eh. Hindi naman tayo nagpa-ferment ng wine eh. So, ang sinabi ni Jesus Christ, walang naglalagay ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kasi anong mangyayari? Sasabog yan. Okay? Masisira lang yan. Basahin natin. Kapag ganun ang ginawa, puputok ang balat, matatapon ang alak at mawawasak ang sisidlan. Sa halip, isinasali ng bagong alak sa bagong sisidlang balat at sa gayon, kapwa ito nagtatagal or both are preserved. Now, diretso tayo dun sa ating katuruan, no? Para mas maunawaan natin ito. Yung Old Covenant po, ito yung old wine o yung law in the old wineskins, yung Israel. So, sa lumang tipan, yung Bible po natin, nahati yan sa dalawang section, Old Testament at New Testament. Sa lumang tipan po, meron silang yung Diyos, nakalagay dito, no? Marriage. Yung Diyos, yung asawa niya, yung Israel. Okay? Now, sa New Testament, si Jesus Christ, yung asawa niya, yung church. Okay, ganun po yan. Ang problema dito sa Old Testament, yung asawa ng Diyos, yung wife of God, yung Israel, naging unfaithful. Lagi niyang binabali or sinasalungat on
binibreak yung law. Okay? So, yung sa Old Covenant, para lang po ano, no, mas lumalim tayo sa Bible. Yung old wine dito, wala dito nakalagay na old wine, pero bas ma-imagine nyo lang. No? Yung old wine, yun yung law, nandun yun sa old wineskin sa Israel. So, yung bayan ng Israel sa Old Testament, ang sinusunod nila yung law. Okay? Kaso ang problema, yung law, hindi nila masunod. So, they're breaking their covenant with God. Now, sa New Covenant, ito na yung katuruan ni Jesus Christ dito sa mga talatang binabasa natin. Yung new wine, the Spirit of God, is poured out into the new wineskins, the church. So, anong ibig sabihin po nito? Yung new wineskin, yung bagong balat, tayo po yon, okay? Yung new wine, yun yung Spirit of God, nilagay niya sa atin. Para ano? Para masunod natin ang Diyos. Para maging faithful tayo sa ating Diyos. Ano? Para maging tapat tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Okay? Kasi tayo na yung new people of God. Now, kung gusto niyo pong mas lumalim dito, balik-balikan niyo lang po itong mga talatang ito tsaka itong teaching natin. Now, basahin natin yung Jeremiah chapter 31-34. Masyado palang mahaba, no? Pero basahin niyo na lang po personally. Sabi ng Diyos nung sa Old Testament pa lang, kasi nga yung Israel, sila yung asawa ng Diyos, but they keep breaking the covenant. So sabi ng Diyos sa kanila, I will make a new covenant with the people of Israel. Sabi niya, it will not be like the covenant. Hindi ito katulad ng kasunduan ko sa kanila. Tapos sabi niya, because they broke my covenant. Ibig sabihin, yung covenant parang marriage contract yan eh. Yung Diyos at yung Israel, may marriage contract sila. Lagi nilang binaviolate, lagi silang tumatakbo sa ibang Diyos-Diyosan. No? Tinatalikuran nila yung tunay na Diyos, yung asawa nila. Tapos, nakikipagkasal sila sa mga Diyos-Diyosan. They're breaking the covenant. Though I was a husband to them. So sabi ni God, ako yung asawa nyo eh. Mahal ko kayo eh. But you're keep breaking the covenant. So sabi niya, someday, I will make a new covenant. Yun yung ngayon, New Testament. No? I will put my law in their minds and write it on their hearts. And then tingnan natin sa Ezekiel 36:24-28. Sabi ng Diyos dito, I will give you a new heart. Bibigyan ka ng bagong puso ng Diyos. A new spirit in you. I will put a new spirit in you para masunod mo ako, maging bagong nilalang ka. I will remove from you your heart of stone. Dati yung puso mo, pusong bato. Ngayon eto, I will give you a heart of flesh. Mamahalin mo na yung iyong asawa, yung Diyos. And I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws. Kaya yung sa katuruan ni Jesus Christ, yung bagong alak, yung Espiritu ng Diyos, ibinuhos sa bagong sisidlan. Tayo po yung bagong sisidlan. We are the people of God. Nilagay sa atin ng Diyos yung Espiritu niya para daw ano, to follow, para masunod natin siya. To follow my decrees and be careful to keep my laws. That is the new covenant. Tayo po ay nabibilang na sa New Covenant. Tuloy po natin. Oh. So, summary lang yung teaching natin. Yung Old Covenant, yun yung old wine, tsaka old wineskin, law in Israel. So, sa Old Testament, kinasal yung Diyos tsaka yung Israel. Pero yung Israel, they are breaking the covenant. Kaya sabi ng Diyos sa Old Testament, someday, gagawa ko ng bagong covenant. Okay? Bagong kasunduan, bagong marriage contract. I will put my spirit, yung new wine, I will put my spirit in you, poured out into the new wineskin, the church. Tayo po yung nabibilang po tayo sa church o bride of Christ, nilagay sa ating spirito ng Diyos para maging tapat tayo sa Kanya. Okay? Maging faithful tayo sa ating groom. So, sa New Testament po, si Jesus Christ yung sinugo ng Diyos para maging groom ng church o ng people of God. Kaya po, in summary, we belong to the new covenant. Tayo po mga Kristiyano, mga mananampalataya, parte na po tayo ng new covenant or bagong marriage contract. Okay? Under that marriage contract, binigay sa atin yung Spirito ng Diyos as a guarantee na magiging faithful tayo sa ating Diyos. We are the church, the bride of Christ.
and Jesus is our groom. Okay? So, bilang application, naka 10 minutes na ako. Let's make this quick, no? Pero balik-balikan nyo lang, basahin nyo lang yung mga talatang binigay ko. Application number one, we, the bride, commit to be faithful to Jesus, our husband. Okay, tayo po ay bride of Christ, the church, at tayo po ay nagko-commit. Kasi hindi imposibleng sa mag-asawa walang commitment. So kailangan may commitment. Ano yung commitment? Magiging tapat tayo sa ating Diyos, sa ating Panginoong Hesukristo. Yung hindi ka titingin sa ibang Diyos-Diyosan, hindi mo titingnan yung pera bilang Diyos mo kapalit ni Kristo, o yung mga kung sino mang tao ipapalit mo kay Kristo sa buhay mo. Na walang ganon. We will be faithful to Jesus Christ. We will serve Him. We will honor Him. We will glorify Him. And number two, we commit to love the Lord. Meron tayong commitment na ibigin natin ang ating Diyos. At magagawa natin yon sa tulong ng Santong Espiritu na ibinigay niya sa atin. Sabi rito, sabi sa promise sa Old Testament, I will take your heart of stone. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. Tatanggalin ng Diyos yung pusong bato natin. Bibigyan tayo ng bagong puso. Yung Espiritu ng Diyos yung ilalagay niya sa ating puso upang mas ibigin natin. Makayanan nating ibigin natin ang ating Diyos. Number three, we commit to reject all forms of idolatry. No? Magkakaroon tayo ng commitment na hindi tayo mangangalunya. Walang spiritual adultery. Or wala tayong ibang Diyos-Diyosan sa buhay natin. Kaya dapat siyasatin natin ang ating mga puso. Meron ba tayong Diyos-Diyosan? Meron ba tayong ipinapalit sa ating Diyos? Yung Diyos ba bida sa ating mga puso? O napapalitan na ng ibang mga tao, ibang mga pangarap, o ng pera, kayamanan, trabaho, etc. etc. No? We commit to reject all forms of idolatry. No? At mas ang ibigin lang natin. By the way, yung idolatry, yan ang kasalanan ng Israel. No? Lagi silang pumupunta sa mga Diyos-Diyosan. Lagi nilang iniiwanan yung ating tunay na Diyos, yung kanilang husband. At pinagpapalit nila, pinapalitan nila ng mga idols. So, tatlong application lang, no? We commit to be faithful. Imposibleng walang commitment. Dapat merong commitment. We commit to love the Lord and we commit to reject all forms of idolatry. Para po sa ating discussion, do you love Jesus as the bride loves the groom? Tayo po ba iniibig natin ang Panginoong Hesukristo? Kung paano iniibig ng bride yung groom? And how can you love Jesus more? How can you increase your love for Him? Yan po yung i-discuss po natin sa small group o sa mga asawa natin, sa mga kaibigan, kapatid, anak, magulang. Pwede po natin itong gawing discussion. Now, para po sa ating prayer, tayo po yung manalangin ng maging faithful tayo sa commitment natin. So, let us pray. Panginoon Diyos na dakila sa lahat, patawarin niyo po kami sapagkat madalas sa aming buhay ay mas pinipili namin yung mga idols o ibang mga bagay. Kayamanan, pera, trabaho, ibang tao, instead na piliin namin kayo. Patawarin niyo po kami dahil madalas nagiging unfaithful kami sa inyo. So right now, Lord God, we recommit ourselves to you. We resurrender ourselves to you. Nagpapasaka po muli kami sa inyo. At ina-acknowledge namin, Panginoon, na you are the groom. You are the husband of the church. And we belong to the church, the bride of Christ. So tulungan niyo po kami na maging faithful sa inyo. Tulungan niyo po kami na ibigin kayo ng higit pa sa kahit anong bagay or higit pa sa kahit anong tao o kanino man. Tulungan niyo po kami na mahalin kayo ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. At dalangin po namin, Lord God, na hindi po namin kayo ipagpalit sa kahit anong Diyos-Diyosan sa tulong po ng Santong Espiritu. Maraming salamat po. Salamat ngayong umaga na pinagpapala niyo kami ng inyong salita. Tulungan niyo po kami throughout the day na maging tapat po sa inyo at paglingkuran kayo. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen.
Para po sa ating comment section, what have you learned today from our devotion? Ano pong natutunan natin sa devotion natin ngayon? At paano po natin ito maisa sa buhay? So kung gusto niyo po na mas lumalim pa rito sa devotion natin na to, balikan niyo lang po itong video na to, tapos unawain natin anong ibig sabihin nito. Aralin po natin personally yung mga talata. Tapos balikan rin po natin yung Jeremiah, yan, tsaka yung Ezekiel, para mas manamnam natin anong ibig sabihin ng New Covenant. So pagpalain po tayo ng Panginoon. God bless you po. See you po again in our next video tomorrow 5 a.m. sa devotion po natin. God bless you po.